net pa rin namnam. Pasustahin sa to. Ito, ito. Pwede na iyo. Iyo. Libre, libre. Oh. Libre lang. Mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko. Kay Tatay Jimmy. Libre po. Libre. Ligay, ligay. Oh. Maka mag-subscribe kayo, ha? Ibang klaseng gimmick yan, Tay, ah. Ay, iha. Pwede bang kumanan mo ako ng video para nagbibigay ako? Nag-vlog ako yun. Nakikip sa YouTube channel ko. Ha? No problem yan, Tay. Sige, sige. Ah. Dear Charo, iba ang sigla ko kapag nasa labas ako. Tuwing nakakakita, nakakasalamuha, nakakakilala at nakakakausap ako ng ibang-ibang tao, pakiramdam ko'y sumisigla ako. Taho! Ah, makikiraan lang po. Ah, boss ilan? Isa lang para sa akin. Ah, alam mo, sa lugar ko sa Tacloban, wala naglalako ng tao eh. Bago ka lang dito, no? Hindi, bata pa ako. Lumabas na ako dito. Palipat-lipat nga ako ng lungga eh. Alam mo, pagkatapos ng project ko dito, maghahanap ulit ako ng mapapasukan. Pero, hindi ka ba nabibigitan na sa bitbit mo? Sana yan lang. Alam mo, sa Maynila pa ako galing, pero dito ako nakakaubos sa Cavite. Tsaga mo rin ah. Uy! Magandang kitaan dito sa pagtataho, ah. Sa 100 mong puhunan, pwede kang kumita ng 200 hanggang 300 araw-araw kapag ka nakaubos ka ng paninda. Ha? Oo, baayos yan, ah. Okay pa yan, sakita ko dito na kuryente 5 kada araw. Kuryente? Ah, ano, interesado ka? Dito, Jimmy. Dito binababad yung mga soybean. Hanggang sa matuklap yung balat. Kadalasan, inaabot siya ng 8 oras. Tapos, kapag ka natuklap na yung balat, dito naman. Dito nila gigilingin yan. Pagkatapos nun, kapag nagiling na yan, pwede nang ilagay dito sa kawa para lutuin. Na inaabot minsan ng 3 oras. Yan. Kapag nasala na yan, ito na yung magiging itsura niya. Okay? Pagkatapos niyan, ililipat na natin dun sa mga balde na ginagamit natin sa pagbibenta. Yung mga tauhan ni Boss ang nagluluto ng soybean at saka ng sago. Pero Jimmy, kanya-kanya tayong gawa dito na arnibal, ha? Basta pakukuluan mo lang itong asukal sa tubig hanggang sa lumapot. Pero mas maganda kapag ka paunti-unti yung paglalagay mo ng tubig. Jimmy, ito nga pala yung barracks natin. Maliit lang yung kwarto, pero pwede na kaysa wala. To! Tay! To! Kulang po kasi ako ng piso, eh. Okay lang, anak. Masusunod na lang, ha? Dati naman kayo dito ng klase mo, di ba? Salamat, Tay. Promise, sige. Babayaran ko po kayo. Okay lang yan, sige. Toto! Ay, doktora. Anong? Isang tahurin ho sa akin. Sa malaking baso na po, ha? Opo, opo, opo. Gusto niyo po bang maraming arnibal? Ako yung sakto lang, Manong, kasi baka mamaya tamaan ako ng diabetes. Ah. Sa tamis niyan. Eh, kayo ho. Maayos naman ho ba ang lagay nyo? Eh, para hong pagod na pagod kayo sa paglalako. Ako, doktora, malakas po ako sa kalabaw. Hindi po natatanong birthday ko po ngayon eh. Kaya po, binibilis ako maubos tong taho ko para makapagsimba po ako. Tradisyon ko po yung kada taon. Alam niyo po, kahit nagsiselebrate ako mag-isa taong taon, minsan eh, tinatamaan ka pa rin ng lungkot. Alam mo, diba, birthday, dapat nagsiselebrate ka kasama ang pamilya mo. Kaso, wala ako nun eh. Hello? Oo, yes. Oo, Judy ako sa ER tomorrow. Oo, oo, oo. Ito po, mainit-init. Maligayang Pasko po sa inyo, ha? Magkano na ito, Manong? Ah, pamasko ko na po sa inyo yan. Huh? Ay, hindi po, Manong. Magbabayad po kami. Ayos lang po. Tradisyon ko talaga kada Pasko. Magbigay eh. Bonus po yan ng boss ko. Ano ba? Libre kong nakuha. Walang puhunan. Kaya libre ko rin bibigay. Ako? Marami salamat po talaga, Manong. Ang bait mo naman. Ayaw, Pasko, Pasko. Sige po. Sige po. Ingat po kayo, Manong. Opo. Ha
Bakit po kayo umiiyak? Nananakawan po kasi ako eh. Nag-aantay na po ako na sasakyan. Pagtingin ko na laslas na po yung bag ko. Nandun po kayong cellphone ko yung wallet ko. Hindi ko nga po alam mo pa paano ako uuwi. Dito lang. Ito, makakatulong to sa pamasahe mong pauwi. Hindi na po, kuya. Nakakaya naman po. Sige na, ako na nila. Sige. Nahiya po ako, pero tatanggapin ko na po ito kasi gustong-gusto ko na po makasama yung pamilya ko ngayong Pasko. Sige, sige, sige. Sige na. Mag-ingat ka, ha? Maligayang Pasko na lang sa inyo ng nanay mo, tatay mo. Opo, kayo din po. Maraming salamat po talaga. Tay! Tay, saluhan niyo raw po kami sa picnic. Na, nakakaya naman. Ano? Halika! Saluhan mo kami! Sobra-sobra sa amin yun! Tara! Eh, kung mapilit talaga kayo, basta mga dog, iiwas sa grasya eh. Tama. Halika! Halika na! Sige po! Sige po! Sige po! Habang lumilipas ang mga araw, buwan at taon sa aking pagtataho, mas lalo kong naramdaman po, na bagamat wala akong sariling pamilya. Salamat po, salamat. Marami akong nakakasalamuha at nakikilala na kahit papaano, nagpaparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Parang nangangayayat ho ata kayo. Doktor, nagka-stroke po kasi ako eh. Nasobra ng tamis. Nagkaroon ng diabetes pero konti lang po. Huwag kayo mag-alala, doktor. Malakas pa naman po ako eh. Ako pa, tingnan niyo ah. Kaya ko pang bitbitin itong mga titinda kong tao. Naku, Manong Jimmy. Yang lagay nyo, delikado na po yung nagpapagod kayo ng husto. Ang dapat sa inyo, eh nasa bahay nyo na lang kayo nagpapahinga. Oo nga ho, Tay Jimmy. Makinig po kayo kay Doktora. Yeah. Doktora, mas lalo po akong magkakasakit kung pipirmi lang po ako sa bahay. Totoo lang po, mas lumalakas ako pag nakikita ko yung mga suki ko. Ganito na lang po, Manong Jimmy. Ito, calling card ko po. Puntahan niyo po ako dyan sa clinic ko. At bibigyan ko po kayo ng maintenance na panggamot. Libre po yon, ha? At eto po. Naku, wag na, doktora. Na po sa gastos niyo. Doktora, sapat na po yung binibili kayo ng tao ko. Manong Jimmy, tanggapin niyo na po yan. Kapag hindi niyo po yan kinuha, hindi na po ako bibili sa inyo ng tahunin niyo. Kung mapilit po kayo, salamat po. Tay, ito rin ho. May trabaho na po ako ngayon, Tay. Isipin niyo na lang po, interest po yan sa pagpapautang niyo po sa akin ng tahon noon. Tay, dagdag niyo na rin po ito sa pambili niyo ng gamot. Salamat iyo, ha. Tawa po kayo dyan, ha. Tay, bawal na magbinta. May binabawang bagong rolls ngayong may COVID. Okay. Sir! Sir, sir! Pag hindi po ako nakabenta, wala na po akong pambayad sa inuupaan ko at saka wala po akong pambili ng pang-maintenance kong gamot. Pasensya na kayo, Tay. Kailangan natin sumunod. Para rin ito sa inyo. Para hindi ko maawa ng COVID. Eh, hindi nga ako magkaka-COVID, pero mamamatay naman ako sa gutom at saka wala ng gamot. Eh, mapapalayas pa ako sa inuupaan ko. Tay! Pasensya na po. Wala rin pong magagawa. Utos sa amin to. Eh, sir. Mukhang hindi pa okay nag-almusal. Pati po yung mga nakapila, ho. Kesa naman po, itapong ko itong taho ko. Bigay ko na lang po sa inyo ng libre. Sa akin lang lahat. Para naman po, may mainit na sikmura niya at
kalakas kayo na pagbabantay sa kanila. Oh, sige. Ay, salamat po. Ah, sir, para sa inyo po. Okay, salamat. Oh, libre ito po para sa lahat. Hindi kayo libre. Pila lang, pila lang. Pumila ng maayos. Social distancing tayo. Oh my God, dito ha. Libre po sa lahat. Libre po. Social distancing tayo. Sagaan nyo na to. Ito po. Sige po, sige po. Salamat, Manong, ha? Wala ka naman po. Hinihila po nga kami dito. Di ba nag-aalmahan? Tay, excuse me po. Ma'am. Tay, tanong ko lang po. Bakit po kayo namimigay ng libreng tao? Eh, gusto ko lang po makatanong sa mga nakapila. Para maitansig mura nila ba naghihintay. Ah, ganun po ba? Ano ang kung dati, ang mga fans ko lang ay yung mga nag-aabang ng taho ko tuwing umaga. Aba, dahil sa interview na yon, mas lalong maraming nakakilala sa akin. Ganoon na pala kabilis kumalat ang balita ngayon. Isang pindot lang sa cellphone o computer, pwede nang magpakalat ng balita. Ah, Tay, parang kilala ko po kayo eh. Kayo po yung nag-viral na namimigay ng libreng taho. Viral? Virus? Wala akong virus iyo. Hindi po, Tay. Hindi po, Tay. Ibig ko pong sabihin, parang virus po na kumalat sa social media yung video nyo. Yung namimigay kayo ng libreng taho. Nako, kung ako po sa inyo, Tay, magbablog din po ako habang namimigay ng taho. Ako, iyo. Wala akong kaalam-alam dyan. Buti pa, bigyan na lang kita ng taho. Kayo po, Tay. Pag-isipan nyo po. Kasi madali lang yun. Saka pwede kayong kumita doon. Kumita? Opo. Gusto nyo, turuan ko kayo. Sinusubukan ko mag-vlog. Hindi naman ako marunong mag-channel-channel nito eh. Vlog? I bet. Help kita dyan. Baliktad. Ito, Jimmy talaga. Kala marunong eh. Ito. Name, full name. Jimmy Panisconos. Jimmy Panis... Age. Secret. Tito Jimmy, paano natin matatapos to? Sige. Gender? Ay. Siyempre, male. Yan, tapos... O yan! Finish! Gora na! Mag-vlog ka na! Ganun lang, tapos na. Yes. Shoutout sa mga sungay ko katao! Basta mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel ko! Hanapin nyo lang sa YouTube yung Tatay Jimmy! Sige tayo, support ka namin sa channel salamat, ko! Salamat, salamat, salamat sa inyo! Yan! Taho! Nasasapawan kayo ng mga nagsuzumba. Hanap na lang kayo ibang pwesto. Ay, Tito Jimmy! Doon tayo, doon tayo. Tara. Dito. Oh, yan. Yan. Sige, sige. Tay Jimmy, diretso lang po. Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. And po, Tito Jimmy, pagsabi ko ng go, ha? Okay? Go! Taho! Oh, gora, tari, Tito Jimmy. Sir Jazz, galing-galing niya talaga. Sana turuan niyo rin ako paano gumawa ng ganyan, ha? Oo naman, Tay. Alam mo kasi, Sir Jazz, dahil magaling kayong magturo. At saka sigurado ako, maswerte lahat ng estudyante niyo. Marami silang matututunan sa turo niyo. Alam niyo, Tay Jimmy, dahil ako sa sinabi niyo, mas napatunayan ko po ngayon na tama po yung desisyon kong ipagpatuloy yung pangarap kong mag-isang guro. Tama yan, Sir Jazz. Alam mo, dapat wala sa vocabulary natin ang sumusuko. Tingnan mo ako. Namuhay ako mag-isa. Wala akong pamilya. Aba, minsan, muntik na nga ako mamatay na walang nakakita sa akin eh. Pero tingnan mo ako ngayon, oh. Oh, lumalaban ako sa buhay. Ang pinagtatakaan ko nga kung bakit maraming naawa sa akin. Eh, sa tingin ko naman eh, hindi naman ako nakakaawa eh. Tama ko kayo dyan, Tay. Pero bakit po ba hindi na kayo nag-asawa? Eh, di ba nga po sabi niyo, magandang lalaki naman po kayo? Decision ko yun eh. Kasi ayoko magaya magiging pamilya ko tulad na nangyari pagkakawatak-watak ng pamilya namin. Pero? Wala akong pinagsisisihan sa decision ko. Kontento ako kung ano meron ako. Humingi po ako ng dispensa sa mga kataho. Dahil hindi po ako nakapag-livestream. Karoon ng problema ang email account ko eh. Pero huwag po kayo mag-alala.
pag naaral ko na po yung pasikot-sikot pa paano magbablog, magla-livestream pa rin tayo. Sana maunawaan niyo ako. Sir Jazz, Tito Jimmy, i-upload ko na po ito ah. Dapat siguro hindi na ako nangako sa mga katahon na nalalive pa rin ako. Siguro hindi talaga para sa akin ang pag-vlog eh. Mabalik na lang ulit sa pagtataho. Tito Jimmy, basahin ito. Naiintindihan ka namin, Tatay Jimmy. Go, Tatay Jimmy! Magagamay nyo rin po yan. We're here to support you. Maghihintay pa rin kami sa livestream mo, Mang Jimmy. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo, Manong Jimmy. Inspirasyon ka sa nakararami. Tao! Salilam na mainit, oh! Dahil sa mga walang sawang sumusuporta sa akin, ipinagpatuloy ko ang pagbablog hanggang sa ito na rin ang naging pangunahing kabuhayan ko bukod pa siyempre sa aking pagtataho. Mga katao, kamusta po kayo dyan? Hello po. Salamat po at tinatangkilik niyo ako. Marami kayong katanungan. Sasagutin ko po lahat yan. Kabutulod nito, magkano po ba ang kinikita niyo sa pagtataho? Minsan depende po. Kasi pag maraming tao. Jimmy, award po yan galing sa YouTube. Award? Ano na palalunan ko? Tatay Jimmy, parang sa eskwelahan lang po yan. Pag magaling po kayong estudyante, magkakaroon po kayo ng medal. Sa YouTube naman po, Tatay Jimmy, ang ibig sabihin po ng silver play button, eh meron na po kayong 100,000 subscribers sa YouTube channel nyo. Salamat ha. Salamat. Ang swerte-swerte ko naman. Pero, kaya sinasabi ko naman sa inyo, higit pa sa award na itong napalanunan ko. Wala akong sariling pamilya. Pero tignan mo naman ngayon, ang laki ng pamilya ko. Siyempre, kasama kayong tatlo. Mary, Jazz, Margo, salamat ha. Hanggang sa ngayon, pamilya pa rin ang pinakamagandang pagmasdan para sa akin. Buong akala ko, hindi na ako magkakaroon-on. Pero ito ako ngayon. May isang malaking pamilya kasama sina Margo, Mary, Jazz, at ang daan-daang YouTube subscribers ko. Hanggang dito na lang, Jimmy Panis Conos. Huwag niyong kalimutang i-like at subscribe ang aking YouTube channel.